dun sa sinabi ng isa nating subscriber na sabi daw ng division office, DepEd division office, hindi na natin babanggitin kung saan lugar, ang sabi ay hindi raw nag-turn over yung isang private school na ito ng mga documents nila bago sila magsara. Maestro Bino Lessons. Maestro Bino Lessons. Good morning, good afternoon, and good evening, online buddies. Nakakabahala kasi may mga estudyante na hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha yung mga diploma nila, yung mga school records nila mula sa mga private school na nagsara mula nung pandemya. According to the Department of Education, mula nung 2020 ay merong 425 private schools from elementary and secondary schools or from secondary ang nagsara. So yung iba dito ay unti-unti nang bumabangon. Pero ang concern natin ngayon is paano yung mga school records, yung mga diploma ng mga mag-aaral na gusto uling mag-aral or yung mga nag-stop. Kasi ang nangyari, naging apektado din talaga yung komunidad yung mga estudyante. Paano kung gusto na nilang mag-aral? At may mga natanggap tayong mga balita or comments sa ating channel, YouTube channel, na gusto uling mag-aral ng mga mag-aaral. Subalit, wala na silang mahagilap na school documents mula sa private schools at hindi na nila makontakt yung mga tao na nagtatrabaho dito. According to one of our subscribers, nagtry sila na lumapit sa division office or DepEd division office. Pero ang sabi ng DepEd, ayon sa ating subscriber, ay hindi raw nag-turn over ng mga school documents yung private school na ito. Paano ang gagawin natin kung ganito? O, paano na yung mga mag-aaral na gustong mag-aral, gusto mag-transfer, or mangingibang bansa, gusto mag-aral sa ibang bansa? Paano ang gagawin natin sa mga nasaradong paaral lang ito? Ang hinaing ko lamang, ang gusto ko lang sana mangyari is that malaman ng ating mga subscribers na kinakailangan ay i-follow up nyo ito sa division office at sabihin nyo sa division office na kung hindi ito magagawa ng paraan ay sana matulungan kayo na hagilapin yung owner or yung school owner. Kung paano nila makokontakt, isa bahala na sila. Para sa ating Department of Education, nananawagan po tayo na sana ay tulungan po natin yung mga mag-aaral o yung mga parents na gustong mag-aaral yung kanilang mga anak. Tulungan natin sila na makontakt yung may-ari ng paaralan. Actually, alam ng DepEd yan, alam ng DepEd. May records yung DepEd ng mga private schools sa paligid nila. Especially the division office, no, may record sila about the owner of the school or yung mga stockholders niyan, yung mga shareholders ng school, kung yan ay corporation or family business, ano. So, tutulungan kayo ng DepEd. Sana matulungan nyo po ang mga mag-aaral na ito na hagilapin yung mga school documents nila. Doon lang po ako medyo na-shake, ano? Na-shaken, eh, kaya nga. Doon sa sinabi ng isa nating subscriber na sabi daw ng division office, DepEd division office, hindi na natin babanggitin kung saan lugar, ang sabi ay hindi raw nag-turn over yung isang private school na ito ng mga documents nila bago sila magsara. Alright, so kapag ba ganito, ano yung maibibigay nating tulong sa mga mag-aaral na gustong mag-aaral ulit or gustong mga ibang bansa, gustong gamitin yung mga documents sa ibang bansa, especially yung diploma kapag magtatrabaho na, hindi na ibigay kaagad. Ang suggestion ko dito, sana tulungan nyo sila. Pwede rin namang iakyat to sa barangay, di ba? Bakit ko sinabing pwedeng iakyat to sa barangay? Kasi a private school is somewhat like a business. Business yan eh. Kaya nga may mga permit yan eh. So, bukod sa permit, yung tinatawag nating kinukuhang business permit, ay may permit din ito mula sa sangay ng gobyerno ng DepEd, ano? Mula sa DepEd. Mayroon ding kasangkutan yung ating barangay governance, ano? May kapangyarihan silang kontakin, hagilapin yung may-ari ng school. Kasi itong mga school documents na to, nandun lang naman yan sa paaralan eh. Sa school building lang naman yan eh. O, unless nasunog yung paaralan. Pero hanggat yung eskwelahan ay yung physical building ay nandoon, nandun yung mga school documents. And all we need to do is to contact or to reach the owner of the school. Kasi yung mga nagtatrabaho dito, nawala na rin ng hanap buhay, nawala na rin ng trabaho, yung mga teachers, yung mga registrars, wala na rin yung school owner. Kahit nasa ibang bansa siya, kontakin niyo siya. Pabuksan niyo yung paaralan. Kailangan nasa legal. Kailangan magtulong yung barangay governance, saka yung DepEd.
or yung division office na sumasakop dito sa private school na ito. Kasi responsibility rin ng DepEd yan eh, ng division office, na sana aware sila sa nalalapit na closure ng isang private school. At siyempre, namomonitor din dapat nila yung status ng private school na ito. Kung ito ay magsasara na, kung ito ay nalalapit ng magsara, mababankrupt na ba? Hindi lang naman yung mga school documents eh, pati yung mga standing ng bata na magta-transfer, lilipat sa public school in case of emergency na wala ng budget yung private school. So, sabi dito sa isang pahayagan, through internet, ano, meron ditong isang vlog na sinabi rito, sana daw ay unti-unti na ng DepEd na ma-review or ma-improve nila yung policy and procedure nila sa mga schools na magbubukas, nagsara at magbubukas mula nung pandemya, ano. So, syempre, kailangan mas closer, mas matindi yung pag-monitor nila dito. Kasi ang dami talagang nagsarang paaralan. Imagine, 425 private school na nagsara mula nung school year 2020 according to Department of Education. Alright, so gaano karaming estudyante ang naapektuhan at naaapektuhan? In our case, we are just concerned about the students who want to study again, who want to use their documents, their school record in their new life, new school life, or kung sila ay mag-a-abroad at gagamitin yung mga diploma, Form 137, and any kinds of school documents. Sana ay nakatulong itong vlog na ito, at sana rin ay nakatulong tayo sa subscriber na nagtanong sa atin. Siguro may mga topics din na kagaya nito. Sana ma-solve po ito. Thank you very much. Maestro Bino Lessons.